Hi guys, welcome back po sa ating YouTube channel. So ngayon, video na ito tungkol po sa aking salary deduction. And salary deduction bilang isang cross-country sa aking agency po yan ha, sa company namin. So, ayun, kain muna tayo. So, ayun, sa mga gusto mag-cross-country requirements, kailangan nyo po ng may ticket. So, ako, May pa lang, may contact na po ako sa agency ko dito, May, last year. Pero, nakaalis ako is October, November 8. November 8 ako nakaalis, pero yung contact ko sa agency, May pa po. May 2022, nakaalis ako ng November 2022. Kasi, ngayon to kasi yan, requirements for cross-country, kailangan nyo ng may ticket. Ticket pa Pinas. Or ticket pa Pinas, cancellation paper na kinansel na kayo ng inyong employer or sponsor. Kailangan meron kayong vaccine certificate, second dose and first dose. Not necessary na po ang swab test. And kailangan nyo din ng 2x2 picture. So yung 2x2 picture ko, wala po ako noon. Pero gumawa ko ng paraan sa airport na picture lang. Pinicturean ko lang yung sarili ko tapos in-edit ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng white background. So, yun lang po yung requirements kapag magko-cross-country po. Galing po yan sa requirements po yan ng agency, no? Ang requirements naman sa airport, kailangan nyo ng may visa. So, hindi kayo makakalipad ng Dubai. Aantayin nyo pa muna yung visa ninyo sa airport. Kung saan man kayong bansa, aantayin nyo yan doon mismo sa loob ng airport. So, pag once na-cancel or na-skip nyo na yung flight nyo, tsaka pa ipaprocess yung visa, insurance tsaka yung inyong ticket pa Pinas, and then yung inyong kung tatanungin kayo kung may relatives ba kayo dito. So yun lang naman, ticket niyo pa Dubai. So kung tatanungin kayo may relatives ba kayo dito, sabihin niyo lang meron kayong friend, meron kayong cousin, meron kayong family dito sa Dubai. So yun lang yun, easy lang siya, pero well, sabi nila hindi daw siya legal. Basta yun ang requirements no pag mag-cross country kayo. And then sa salary deduction, meron bang salary deduction yung aming agency? Yes, meron po kaming salary deduction. Kasi cross country po kami. Hindi po pwedeng free lang yung visa mo, free lang yung medical mo, free lang yung MORI mo, free lang yung process ng ID mo. Hindi po ganon. Siyempre, sa atin kasi, pag nag-Qatar tayo, si sponsor yung magbabayad. Dito naman, pag nag-Dubai kayo, kasi company, company yung papasukan nyo dito. Kayo po mismo ang magbabayad sa agency, sa company, sa MidCC. So, nagbayad, ang kaltas po namin is 2,500. Yes po, magbabayad po kami ng 2,500 dirhams. So, hindi naman po yan buo na babayaran nyo, no? Babayaran nyo po yan every month, 500 sa loob ng 5 buwan. So, matatapos yun, nakapagbayad na ako na lang 2 beses. So, meron na lang akong 3, matatapos siya ng May. So, after matapos ng ating deduction, meron na po tayong sahod na 2,000 dirhams. So, for now, ang sahod ko po is 1,500 dirhams. Galing mismo sa agency. So, sila yung nagpapasahod sa akin. Hindi po ang client ko dito. Hindi po ito sila amo. Hindi po sila yung nagpapasahod sa akin. So, ganito yan. Bibigyan ako every month ni MidCC. Every 3 of the month. Pizza 3 kami nagsasahod. So, pinapasok nila sa ATM namin. And ito naman si client namin, magbabayad siya kay MidCC ng 5,300 every month. Ganito yun. Si client magbabayad kay MidCC ng 5,300 every month. Tapos, si agency magbabayad sa amin ng 1,500 for now. After ng aming kaltas, meron na po kaming 2,000 salary. And then, maganda lang kapag yung client ninyo mag-a-add sa inyo ng sahod. For me, like for me, nagdadagdag sila ng sahod every end of the month. Cash nila binibigay sa akin, 500. So, bali, total sahod ko is 2,500 pwera doon sa kaltas. Kung isasama yung kaltas, no, kasi 2,500. Kasi, nag-a-add si amo ko ng 500 cash sa akin. So,
Ayun po yung way, pag magko-cross country kayo, napapasok kayo dito sa aming agency. Pero marami po kayong benefits. Secured na po yung visa ninyo for 2 years. And under po kayo ni agency, ang inyo pong sponsor ay agency, hindi po itong client na pinagtatrabahoan ko. Ang kaibahan lang namin ng mga, syempre, bahay pa rin kami nagtatrabaho. Pero ang kaibahan lang is weekly off kami. Yes, weekly day off. Day off po yan every week, 24 hours. Depende kung anong client gusto ni, anong araw gusto ni client. For me, ang day off ko po ay Sunday, every Sunday. So bukas magdi-day off ako. Pero once hindi kayo nag-day off, babayaran po kayo automatic. Halimbawa, sinabi ni client na, Mila, huwag ka muna mag-day off tomorrow kasi kailangan kita. So automatic yan, magbabayad sila, no? Or for me, automatic pag sinabi kong hindi ako mag-off bukas, madam, meron akong 100. So minimum po na ibabayad ni client sa atin kapag hindi tayo mag-day off, 60 dirhams. Pero yung iba nagbibigay ng 50. For me, pag hindi ako nag-day off, binibigyan ako ng 100. So depende po yan sa client. And aside sa kagandahan din sa aming agency is 24 hours pwede kaming mag-complain. Halimbawa, hindi binigay yung ano namin, yung break time namin, hindi binigay yung day off namin. So mag-message lang kayo sa WhatsApp ng MidCC and tatawagan nila itong client para i-inform kung ano yung mga hindi nasunod sa rules na dapat ay sundin. So ganun yung kaibahan. And then, after 2 years, halimbawa yung sinabi ko sa inyo na 5 cancellation na. Pag nag-refuse kayo ng 5 clients sa agency, ano, papalabasin na ba kayo? Ika-cancel na ba kayo ng agency? Anong gagawin ni agency sa'yo? Papauwiin ba kayo ng Pinas? No, hindi po kayo papauwiin ng Pinas. Mostly po sa mga na-cancel is nagtatrabaho sa labas. Depende po. Depende, some cases ay pinauwi or hindi pwede magtrabaho. Pero kung tapos na kayo sa inyong 2 years, pwede po kayong magtrabaho sa ibang sa labas, dito. For me, syempre, hindi naman ako pwedeng, ayaw ko naman na laging naka-stay in lang sa amo, no? May mga plano din ako in the future. But for now, ganito muna after 2 years. So, for 2 years, ganito muna yung aking routine. Dito muna ako sa aking client. And ayun lang yung mga information na may ibigay ko sa inyo. And I hope nasagot yung mga katanungan ninyo tungkol sa aking agency and tungkol sa aking salary deduction. Ayun. Ayun lang. Maraming salamat. And salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye! Hindi na ako nakakain. Bye na guys. Kakain muna ako.